Boss. Oh. Tanong ni Iram sa Facebook natin. How to make a DTI 2S easy? Pwede po ba na kahit isa lang ang may-ari? Sa lahat ng mga may DTI permit dyan, kung gusto ninyong magkaroon ng SEC or kung gusto na ninyong i-SEC yung business ninyo, ang unang-unang kailangan nyong gawin is kailangan nyong i-retire or i-close yung DTI permit ninyo. Pag hindi nyo kasi close yan, magkakaroon ng mga penalties yan. Malaking bayad po yan. So, ibig sabihin, i-close nyo muna yung DTI permit nyo po. And then, ang kasunod na gagawin nyo, once na-retire na siya, once na-close na siya, mag-a-apply na kayo ng SEC. Pupunta naman tayo dun sa tanong na, pwede ba ang SEC is isang tao lang? Pwede na po at meron na po tayong features ngayon sa SEC na tinatawag natin na one person corporation. Ulitin ko ah, one person corporation. Ibig sabihin, korporasyon siya pero ikaw lang ang may-ari. OPC po ang tawag dyan. Ngayon, ano ba ang malaking difference ng DTI at SEC? Ang malaking difference is yung tinatawag po natin na TIN number. Yung TIN number po kasi, yan po ang magkoconnecta sa inyo at sa negosyo ninyo. Pag DTI ka, ang ginagamit po na TIN number dyan is yung TIN number nyo po personal. Yun po ang business permit na yan. Ano naman ang malaking difference nun? For example, ikaw ay dumating sa maraming pagsubok, nalugi negosyo mo, nagkaroon ka ng mga kaso, nagkaroon ka ng mga accountability, liability. Dahil TIN number mo yun nandun, ang directly liable sa government is yung TIN number na yun, which is ikaw. Ibig sabihin, ikaw ang negosyo mo. Dahil doon sa TIN number na nakokonekta sa'yo, kung ano yung asset mo, kung ano yung acquisition mo, yun yung po pwedeng kunin sa'yo ng gobyerno. Example, nagkaroon ka ng bahay, nagkaroon ka ng kotse, nagkaroon ka ng mga assets. So pagka ikaw ay may liability sa gobyerno, yan ang kukunin lahat sa'yo. Yung bahay mo, yung kotse mo, yung lahat. Sa OPC, sa korporasyon, ang TIN number po dun is TIN number ng kumpanya. Kung ano po ang asset ng kumpanya, yun lang po ang kukunin ng gobyerno kung sakasakaling meron ka mga liability, accountability, at mga responsibilidad na kailangan mong bayaran. Yun po yung malaking difference. Ibig sabihin, naiiwas po kayo sa napakalaking risk kapag ka ikaw ay naka Security and Exchange Commission, naka OPC ka. So, mas better pa rin talaga i-apply ninyo sa Security and Exchange Commission yung business ninyo. Pangalawang malaking impact pa niyan, of course, credibility. Kapag ka kasi ang business permit mo is DTI versus sa SEC, mas credible pong tignan, especially ng mga future investors, ng mga future partner, na ikaw ay naka SEC na. Kasi mas credible po siyang tignan, especially sa mga matatagal ng negosyante. Bukod po dyan, kapag ka kayo po ay naka OPC, sa OPC po, po pwede po kayo magdagdag dyan ng mga other features like po pwede po kayo magkaroon ng franchising or mga branches. Kasi ang OPC po pwede po kayo magkaroon ng 01, 02, 03 na mga permit na kung kakaroon na po kayo ng maraming branches. Marami po talagang advantage ang pagkakaroon ng OPC or Security and Exchange Commission registration as OPC, one person corporation.